Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, at sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Maliwanag po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto ang narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Napakaraming tao ang sumunod sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, buhat pa sa Galilea, nagdatingan din ang makapal na tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Atin pong maitatanong, ano kaya ang dahilan? Bakit sinusundan nila si Jesus? Ang lahat ba ng tao na naroroon na nakapalibot kay Jesus ay mga taong may sakit o malubhang karamdaman at nais nilang gumaling? O kaya naman, ang mga taong naroroon ba ay may iba't ibang kahilingan para kay Jesus? O baka naman yung iba nakikipag-usyoso lamang dahil nabalitaan nila ang mga himala at kababalaghan na ginagawa ni Jesus. O baka yung iba talagang may matibay na pananampalataya at pinaniniwalaan nila na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Anuman ang kanilang kadahilanan, isang makapangyarihang salita ang binanggit sa ating Ebanghelyo. Sumunod sila kay Jesus.
napakahalaga ng salitang sumunod, pagsunod, sumusunod, at patuloy na sumusunod. Siguro, sumunod sila kay Jesus dahil taglay ng kanilang puso ang tunay na pananampalataya. Hindi naman siguro mag-aaksaya sila ng panahon at oras kung hindi sila naniniwala sa kapangyarihan, sa habag at sa awa ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Hindi naman sila maglalakad at maglalakbay mula sa malalayong bayan kung hindi buo ang kanilang pananalig at pagtitiwala. Kaya ano po ang sinabi sa Ebanghelyo? Ang ating Nuestro Padre ay nagpagaling ng maraming tao. Kaya't lalo siyang pinagdumugan ng mga may taong may sakit upang mahipo man lamang ang ating Panginoon. Ganito po kalaki ang kanilang pananampalataya. Kahit mahipo o matampi lamang ang ating Nuestro Padre, napalaking bagay na ito para sa kanila. Kaya nga po ano ang sinabi? Kahit ang mga inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpatira pa sa harap ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa panahon natin ngayon, marami pa kayang sumusunod kay Jesus? Marami pa kayang naghahanap sa kanya? O busy na tayo sa napakaraming makamundong mga bagay tulad ng mga cellphones at electronic gadgets? Sinusundan pa ba natin ang yapak ng ating Panginoon? O maraming bagay ang humahad lang na upang mapalayo tayo sa kanya? Nakakalungkot pong isipin na sa bilang sa mga datos, lumiliit ang bilang ng mga Katoliko. Dumarami na rin ang hindi naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, lalo na sa ibang bansa. Bakit kaya mas sinusunod nila ang kanilang mga sarili imbis pagtiwalaan at sundan ang kalooban ng Diyos? Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay mula kay San Lucas at pinagtitibay at ipinakikilala ni San Marcos na ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang Mesiyas na mawain, mahabagin at nagpapagaling. Uulitin ko po, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang Mesiyas na maunawain, mahabagin at nagpapagaling. Ang ating Panginoon, kung inyong mapapansin, ay naglalakbay at lumilibot sa bawat nayon at bayan, at doon siya ay nangangaral, hinihipo ang mga may sakit, at ang mga ito ay gumagaling. Ang mga pipi nakakapagsalita, ang mga bingi nakaririnig, ang mga pilay nakakapaglakad, ang mga inaalihan ng masamang espiritu, natatakot ang masamang espiritu at umaalis sa taong kaniyang sinasabniban. Ito ang kapangyarihan ng ating Nuestro Padre. Nais niyang palayain ang bawat isa sa atin sa ating pagkakaalipin, maging ito man ay karamdaman, masamang espiritu o makamundong bagay. Dahil ang hatid ng ating Panginoon ay kaligtasan at kaginhawahan. Gumagawa siya ng mga kababalaghan
para sa mga may sakit at sa mga nangangailangan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung ikaw ay nakikinig ngayon at ikaw ay may kahilingan o may mabigat na karamdaman sa ang panig ka man ng mundo, nasa tamang lugar ka ngayon. Hindi nagkataon na ikaw ay nakikinig ngayon online at sa mga naririto, hindi nagkataon na kayo ay nakaupo ngayon sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, sapagkat ito ang piniling oras ng Panginoon para tipunin kayo at nais niyang ipamalita ang mabuting pagpapahayag ng ating Ama, ang balita ng kaligtasan at pagpapagaling sa iyong karamdaman, sa iyong mga naisin sa buhay. Sundan natin si Jesus sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pakikibahagi sa banal na Eukaristiya. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang ating kagalingan, ang ating mga hinihiling, lalo't lalo kung lalakipan natin ito ng matibay na pananampalataya. Dahil sa banal na misa, hindi lamang tayo humihingi, subalit sa komunyon, patuloy na ibinabahagi ni Kristo ang ating Nuestro Padre, ang kaniyang buong sarili, ang kaniyang buong buhay para sa ating kaligtasan at para sa kagalingan ng ating karamdaman. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.